So, isang malungkot na balita nga yung nakita natin kaninang umaga dahil nahack nga yung YouTube channel ni Boss Dogs. So, alam naman natin na kapag sinearch na nga natin yung ako si Doggy, ang lalabas ay live news. So, Gemini live news. At sayang nga yung 4.8 million subscribers ni Boss Dogs dahil nahack na nga, napalitan na nga yung kanyang channel's name, napalitan na yung kanyang logo, napalitan na rin yung kanyang banner sa kanyang YouTube channel. So ang malaking tanong nga dyan ay kung paano nahack si Boss Dogs. So alam naman natin na before nga ay nahack na nga si Doggy, nahack na yung kanyang Facebook account kasabay ng paghack kila Wrecker pati kila Chooks TV ng mga tinatawag nating White Hat Hacker. So sila yung mababait na hacker na kung saan binigyan lang sila ng reminders na kailangan nilang magpalit ng good password. At sure ako na pinalitan na nga ni Boss Dogs yung kanyang password sa kanyang Facebook account maging sa kanyang YouTube channel. Pero bakit nahack pa rin si Doggy? Yun ay dahil nag-click si Doggy or ng kanyang editor ng link na nagpapanggap na sponsorship, na may sponsorship. Kasi 'di ba alam naman natin na sa YouTube channel nga ni Boss Dogs, meron tayong nakikita doon na description, only description na nakikita natin is yung Gmail account na nakalagay doon sa description ni Boss Dogs sa kanyang mga YouTube channel. 'Di ba? So marahil yung nagpanggap na sponsor kuno in-email yung Gmail na yon, tapos nagpanggap na sponsor siya, tapos nagpakilala na gantong sponsor, tapos siguro may link doon, accidentally na-click yon ni Boss Dogs. So pag-click niya na yon, yun na, doon na nadali yung kanyang YouTube channel. Kasi once na na-click mo yon, maaring yung mga details ng mga account mo ay mapupunta doon sa hacker. Or siguro naniwala si Boss Dogs na sponsor talaga yon. At the same time, may pinapa-download sa kanya na naka-link. So that's why, pinindot yun siguro ni Boss Dogs at doon na nga nahack yung kanyang YouTube channel. Parehas nang nangyari kay Paulo Tomenes. So alam naman natin na si Paulo Tomenes nga ay okay king. So meron nga siyang vlog na meron nga si Paulo Tomenes na mga vlog about sa okay shoes. So kagaya ng kwento ni Paulo Tomenes, may nagpanggap kuno na sponsor na nag-email sa kanya. And then may pinapindot sa kanyang link. Kasi may halimbawa sasabihin sa email, for more details, please click this link. So lalabas yung link, nandun yung link, i-click mo yon. So baka nasilaw si Boss Dogs sa sponsor, kaya na-click niya yung ganong link. Ganon din yung nangyari kay Paulo Tomenes, na-click niya yung link. And then, yun na, na-hack na yung kanyang YouTube channel kasama ng YouTube channel ng kanyang girlfriend. So anong nangyari kay Paulo Tomenes, na-retrieve niya yung kanyang YouTube account. So kaya maaari din mare-retrieve din ni Boss Dogs yung kanyang YouTube channel, lalo na si Boss Dogs nga ay isa sa pinakamalaking subscribers dito sa Pilipinas, dahil imagine 4.8 subscribers yon. At the same time, siya po ay verified na. Kasi yung pangalan niya na ako si Doggy, di ba may check na yun sa gilid. So ibig sabihin nun, yung YouTube channel niya ay verified na. So kaya mabilis lang siguro ma-re-retrieve ni Boss Dogs yung kanyang YouTube channel. So ano yung dapat gawin ni Boss Dogs dito? So una, syempre i-contact niya yung Google support, since Google yung umahawak sa YouTube. So i-contact niya, sabihin niya, i-report niya yung mga i-report niya na nahack yung kanyang YouTube channel. Nang sa ganun, i-follow up yung kanyang YouTube channel. At the same time, dapat gawin ni Boss Dogs dyan, araw-araw niyang i-follow up sa Google support. Dahil alam naman natin niya yung Google support, matagal trumabaho yan. Hanggat di mo pinapollow up, hindi yan tinatrabaho. So kagaya ng kay Paulo Tomenes, ang tumulong sa kanya si Carlo Ople na nag-chushus review. So tinulungan si Paulo Tomenes para mabawi yung account niya. Yun nga lang, almost 2 weeks bago mabalik yung kanyang YouTube channel. Hanggat maaari, dapat ang gawin ni Boss Dogs ay mabawi niya na yung kanyang YouTube channel. Dahil una sa lahat,
pwedeng makuha yung kanyang revenue ng buong September ng mga hacker. Pangalawa, maaaring na demonetize na nga yung kanyang YouTube channel. So alam naman natin na kapag demonetize yung YouTube channel, almost 1 month pa yung hihintayin mo para lang ma-monetize ka ulit. So yun yung mga implication ng pag-hack sa YouTube channel ni Boss Dog. So ibig sabihin, pag nag-upload siya, hindi agad-agad babalik yung kanyang Google AdSense, yung kanyang mga ads sa kanyang video. So yun yung mga implication nun. At pangalawa, sana lang hindi mag-upload yung hacker ng kung ano-ano sa kanyang YouTube channel. Kasi once na nag-upload yan ng may mga copyright content, maaring makopyright strike yung kanyang YouTube channel. Pag nakopyright strike yon, take down agad or terminated na yung kanyang YouTube channel. So mahihirapan ma-retrieve si Boss Dogs. Kagaya na lamang kay Paolo Tomenes, dalawa sila ng girlfriend niya na hack. Yung sa girlfriend niya, yung mga ina-upload yung mga anime, yung mga Japan na mga movies, Japan teleserye or anything about Japan. Tapos yung kay Paolo Tomenes naman, yung mga ina-upload naman, yung mga currency, yung mga exchange, yung mga ganon. So kanya, nabawi niya kasi mga exchange lang naman yung mga yung mga upload kay Paolo Tomenes nun. Pero yung sa girlfriend niya, hindi na nila nakuha pa ulit. Kasi na-terminate nga, na-down nga yung kanyang YouTube channel dahil kung ano-ano yung mga ina-upload, mga anime or anything na mayroong copyright content. So sana lang wag ganun yung i-upload dito sa live news ni Boss Dogs. Dahil kung yun yung i-upload, maaaring makopyright strike yung YouTube channel na yan. Pag na-report yan at na-strike, wala na. Mahirapan na si Boss Dogs or posibleng hindi niya na mabawi yung kanyang YouTube channel. So kung napapansin naman natin ngayon, nakikita natin dito sa kanyang YouTube channel, may nagla-live about BeChain. So itong mga nagla-live na yan, walang kinalaman yan sa nang-hack kay Boss Dogs. Dahil maaaring kinuha lang yan ng hacker. So nila-live lang ng hacker yung video na yan. Yung video na yan, naka-play yan sa ibang platform. Halimbawa, Facebook. Baka dun naka-play yan. Nila-live lang ng hacker ngayon para magkaroon na nga ng video itong new channel ni Boss Dogs na live news na ngayon. At kung napapansin ninyo na sa YouTube channel nga na ito ni Boss Dogs ay hindi pa dinidelete yung kanyang mga video. Kasi mapapansin nyo yun sa playlist. So naka-private yung mga videos ni Boss Dogs. Lahat yun naka-private. At makikita nyo rin yan sa about section ni Doggy. Ayan. So hindi pa nawawala yung kanyang 617 million views. So kasi yung kay Paolo Tomenes nangyari nun, naging 500 views. Ibig sabihin dinilit yung video. So kahit i-delete yan ng hacker, pwede pa rin ma-retrieve yan ni YouTube once na na-hack yung kanyang YouTube channel. Huwag lang sana mag-upload ng kung ano-ano yung nang-hack sa kanya. Dahil kapag naka-copyright strike, maaaring hindi na mabawi ni Boss Dogs yung kanyang YouTube channel. So isang aral lang naman yung makukuha natin dito. So kapag kayo nag-YouTube kayo, small or big time YouTuber, huwag kayo basta-basta mag-click ng link. Dahil kapag nag-click kayo ng link, dun kayo maaaring madali. Halimbawa, nasilaw kayo sa sponsor na inaalok niya at kailangan nyo daw pumindot ng link, yun yung huwag nyo gagawin. Dahil sa katunayan, sa akin nga, ang dami nga nag-i-email sa akin ng mga sponsor ko, no, hindi ko pinapansin. Yung pinapansin ko lang yung about sa mga copyright claims or anything. Pero yung iba hindi ko na pinapansin dahil baka madelikado yung ating YouTube channel. So ganun yung dapat gawin ni Boss Dogs. Pero tiwala ako na mababalik yan sa kanya. Maybe within this week. So yun lang. Maraming salamat.